Paano ba mag-withdraw dito sa Forex? Para sa mga di pa nakakaalam, meron tayong monthly free giveaways para sa lahat ng mga Forex traders. Punta lang kayo dito sa website na to, forexgiveaways.com. At habang nagtitrade kayo, may chance pa kayong manalo ng mga cool giveaways. Tulad ngayong buwan, ang giveaway natin ay TCL 40 inches Full HD Smart TV. At meron pang original G-Shock watch. Punta lang kayo dito at may video instruction dito sa baba kung paano kayo makasali. Kung mahilig kayong mag-trade sa gold, sumali kayo dito sa free Telegram channel natin. Dito yung mga Pinoy na trader nagpo-post ng mga analysis, mga idea sa pagti-trade sa gold. I-search nyo lang sa Telegram, Gold Trader Philippines. Marami kasing tanong ngayon na mahirap daw mag-withdraw ng pera sa Forex. Yung kinita mo sa pagti-trade, mahirap daw i-withdraw. So siguro nag-invest ka sa isang trader, investor. At yung trader na yon ay scam. Kaya pinapalusot na lang na scam yung broker, hindi na wi-withdraw, mahirap mag-withdraw, naipit sa AMLA. Mga alibay na lang yon. Kasi ang totoo naman, hindi naman mahirap, napakadali lang mag-withdraw. Napakabilis lang din. So ang rules sa pag-withdraw dito sa mga Forex broker ay meron silang tinatawag na money in, money out rules. Ibig sabihin, kung anong ginamit mo sa pag-deposit, doon lang din papasok yung withdrawals mo. So parang safety nila to sa mga kliyente nila, sa mga traders. Na example, may ibang gustong mag-withdraw sa account ng trader, hindi makukuha yung pera ng trader. Kasi doon lang din papasok sa account ng trader. Okay, so for example, gumamit ka sa pag-deposit ng credit card or debit card. So yung Visa card, Mastercard. So lahat ng dineposit mo doon, pag nag-withdraw ka, automatic papasok din yon sa card mo. So for example, nag-deposit ka ng $1,000, papasok din sa card mo is $1,000. Yun na yung maximum. Kasi kung magkano yung dineposit mo gamit yung card mo, yun lang din yung pwede mong withdrawin. So example, yung $1,000 mo naging $2,000 na. So ibig sabihin nun, $1,000 lang yung pwede mong withdrawin pabalik sa card mo. So safety rules din nila yon. So paano ngayon yung $1,000 na profit mo? So automatic, i-add mo na yung bank account mo doon sa Forex account mo. Doon na papasok yung natirang fund mo. Automatic na yon sa banko mo. Hindi na yon papasok dito sa credit card mo. Kaya yun din yung tanong na iba na hindi na daw nakapag-withdraw kasi na-withdraw na nila lahat ng dineposit nila gamit yung card nila. Okay, so yan yung rules dito sa Forex brokers sa pag-withdraw. Kung anong ginamit po pag-deposit, doon din papasok. Sa card naman, kung magkano yung dineposit mo, yun lang din yung pwede mong withdrawin. Pero dito sa banko, mga local banks natin, so kahit magkano yung dineposit mo, kahit magkano yung withdrawin mo, walang problema. Basta bank account. Okay? Pero kung anong ginamit mong banko sa pag-deposit, doon ka lang din makapag-withdraw. Paano kapag Cebuana Luillier ginamit mo sa pag-deposit? Kasi meron kasi akong video sa YouTube na mas madaling paraan sa pag-deposit sa Forex account natin. Walang kaltas, walang charge. So, ibig kong sabihin, di ba, pag nag-deposit ka, siyempre peso yung pera natin sa banko natin. I-deposit natin sa broker account natin, siyempre US dollar yon. So, ibig sabihin, yung peso, i-convert pa yon sa US dollar. So, mangyari doon, kasi sa banko yung nag-convert nun, so magkaroon ng spread or magkaroon ng kita yung banko. Imbis na 51 lang yung makaltas sa'yo sa $1, 53 yung ikakaltas nila. Diba? So lugi ka ngayon ng 2. Kung $1,000 yung i-deposit mo, imbis na 51,000 lang yung mabawas sa bank account mo or sa card mo na peso account, 53,000 yung mabawas ngayon sa pera mo. So nalugi ka na agad ng 2,000 pesos. Yun yung kinita ng banko naman sa conversion from peso to US dollar. Kaya dito, itong Cebuana powered by Dragon Pay ito, maganda kasi ito. Kasi yung exchange rate, kung 51 yung exchange rate, yun lang din mismo yung kakaltas sa account mo. Kasi ang Dragon Pay kasi, partner siya ng XM. Kaya hindi na dumadaan sa banko yung pag-convert ng peso to US dollar. Doon na sa Dragon Pay. Okay, so paano yung withdrawals niyan? Gumamit ka sa pag-deposit sa Cebuana. So automatic yung withdrawal niyan sa bank account mo. BDO man yan, BPI, kung anong banko natin dito sa Pilipinas.
At ngayon, ito, mag-withdraw tayo. So, ipapakita ko sa inyo na hindi mahirap mag-withdraw ng pera dito sa Forex. So, mabilis lang. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung nag-invest kayo sa isang trader, tapos nag-aalibay na naipit yung pera, na amla, hindi ma-withdraw, na-scam ng broker. So, kadalasan sa mga yan, alibay na lang nila yan, sinisiraan na lang yung broker para magkaroon ng rason, para takpan yung sarili nila. Okay, so example, meron tayo ditong 1149.81 US dollar. So withdrawin natin yan. Withdraw funds. So dito natin ipapasok yan sa online bank transfer. So ito yung local banks na natin. So dadaan to sa Dragon Pay. Huwag dito sa international wire transfer. Kasi ito yung US dollar. Bangko yung magko-convert from peso to US dollar to peso. Diba? So, kung example, nag-deposit ka gamit ang international wire transfer. So, yun nga, imbis na 51,000 lang sa $1,000, 52,000 yung ibabaw sa account mo. Ngayon, pag-withdraw mo naman, imbis na 51,000 yung ma-receive mo, so, maaring ma-receive mo lang is 50,000. So, pag-withdraw, pag-deposit, may kaltas or may lugi ka sa conversion, may kita yung banko. Kaya dito tayo sa online bank transfer kasi peso na yung conversion nito, hindi na nagko-convert yung bangko, yung Dragon Pay na mismo. Okay, so click lang natin itong withdraw. Tapos, yan. Example, pili ka kung anong bangko yung account mo. BDO, BPI, China Bank, Metro Bank, RCBC, Robinsons Bank, Union Bank, United, Coconut Planters Bank, or UCPB. Okay. So, lagay natin dito account number. Tapos yung amount. So, withdrawin ko to 1149.81. So, tatandaan natin 'yan na 1149.81. Check lang natin 'tong i-declare. So, nag-withdraw tayo ngayong January 20, 2020, Monday. So, tingnan natin kung ilang araw bago pumasok sa bank account ko sa BDO. Siliko itong BDO. 'Yan. Para makita nyo kung mahirap ba or madali bang ma-withdraw dito sa Forex. Okay. So, request. So, ayan. Your withdrawal has been accepted. So, hihintay lang tayo ng 24 hours para ma-process. Tapos, ilang araw bago pumasok sa bank account natin. Basta nag-withdraw tayo ngayong January 20, 2020. January 21, alas 6 ng hapon, nag-email sa atin yung Dragon Pay. So, ito, dalawang email to. So, dito nakalagay na this is to inform you that your BDO account has been credited upon the instruction of XM Global. Okay, so, nag-request tayo ng withdrawal January 20, 10 a.m. Ngayon, 21, alas 6 ng hapon. So, isang araw lang mahigit, pumasok na sa account natin. So, dito talaga sa XM, mabilis lang yung withdrawal dahil nga partner nila yung Dragon Pay. At isa pa yung charge, yung kaltas pag nag-withdraw tayo. So, titingnan natin sa account natin. Nakalagay dito yung January 21, 2020. Nakalagay dito yung from Dragon Pay, dalawang transaction. So, ito yung total balance. Ayan, 59,616. So, i-minus natin yung old balance ko, ito, minus 1082 equals, ito yung total na pumasok galing sa XM. Okay, so, yung conversion rate ng 1,149.81 dollar to peso is 58,640. Pero yung pumasok ay 58,534. So, minus natin yan, 58,640. So, para malaman nyo rin kung magkano yung naging fee or kaltas sa transaction sa withdrawals. So, 106 pesos yung naging fee sa withdrawal. So, ngayon, pag direct sa bank nyo from broker, example, kahit anong broker gamit mo or XM, direct mong i-withdraw papunta sa bank account mo. So, US dollar yan, ipapasok sa bank account mo. Bangko na yung mag-convert to peso. So, for example,
Ang exchange rate ngayon, USD to PHP dito sa BDO. Pag US dollar papuntang peso ay 50.71. So 50.71 1149.81 minus times 50.71 equals 58306. So tingnan natin kung magkano yung nabawa sa iyo. Sa conversion pa lang 'yan. Minus 58640 equals so 333 pesos. So sa conversion pa lang 'yan from US dollar to peso. So may fee pa 'yan sa transaction or charge. Okay. So makita natin dito sa BDO remit services fee sa mga remittance. So incoming remittance pag US dollar papasok sa account mo to peso account. So service charge 100 pesos plus doc stamp 0.6 pesos for every 200 pesos. Okay, i-divide natin to sa 200 tapos i-times natin sa 0.6 kung magkano. Divide 200 times 0.6. So 174 plus 333. So 507 yung total na charge kasama na yung conversion dito sa BDO pag direct US dollar to peso sa bank account mo. Pero yun nga, dahil nga yung XM partner yung Dragon Pay, so yung papasok sa banko mo is ano na, peso na, hindi na dollar kasi idadaan na dun sa Dragon Pay. Dragon Pay na yung magko-convert to peso papunta dun sa bank account mo. Kaya nangyari, 100 pesos lang yung charge. So, nakatipid ka ngayon ng 400 pesos. So, sa pag-deposit, ganun din. Halos wala ring fee. So, yung deposit naman sa BDO, ganun din yung magiging charge. Sa conversion, medyo malugi ka. Pati naman sa ano, sa charge din, sa service fee rin sa pag-deposit. So, yun lang para sa video na to. Subscribe kayo sa YouTube channel ko para updated kayo pag may mga bagong videos tayo about forex trading.